ay isasalita ng Diyos na nagbibigay ng law sa ating buhay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ay 20 ng Hunyo, taong kasalukuyan. At ating pong pagninilayan ang mabuting balita galing kay San Mateo, Kabanata 6, mga talata 7 hanggang 15. Matutunghayan po natin sa ating mabuting balita kung paano itinama ni Jesus ang pamamaraan ng pagdarasal at pananalangin ng mga pagano na purong kitang tao lamang. At kung paano tinuro ni Jesus sa kanyang mga disipulo ang modelo ng sa lahat ng pananalangin, walang iba kundi ang Ama namin. Ang pagdarasal o pananalangin ay sumasalamin sa lalim at laman ng ating pananampalataya. Hindi sapat na tayo nagdarasal lamang. Dapat alam rin natin kung paano ang tama at wastong pamaraan ng pagdarasal o pananalangin. Mga katanglaw, napaka-importante ng panalangin sa ating buhay pananampalataya. Ito yung nagiging tulay na nag-uugnay sa atin sa Diyos. Ang pagdarasal at pananalangin ay ating tanging pananggalang laban sa anumang tukso o kinos ng demonyo sa ating buhay. Atin rin pong tatandaan na ang epektibong panalangin ay hindi nasusukat sa kung gaano kahaba ng ating dinadasal. Bagkos, ito ay nasa ating disposisyon na magdasal at sa ating mga intensyon kung bakit tayo nagdarasal. Tandaan rin natin, sa pagdarasal, hindi natin gaano kailangan magsalita o ibulong sa Diyos ang lahat ng ating kahilingan. Dahil, sinabi nga ni Jesus sa ating mabuting balita na bago pa tayo manalangin, alam na ng Diyos Ama ang lahat ng ating kahilingan. Ang dapat natin gawin ay suriin ang ating sarili, manahimik at alalahanin na tayo ay nasa presensya ng Diyos lagi. Atin ring damhin ang kanyang mapagmahal at mapagkalingang presensya. At sa ating pananahimik, ating pakinggan ang kanyang tinig upang malaman rin natin ang kanyang kalooban at nang tayo ay hindi maligaw sa ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw. Mga kapatid, sana ang ating pagdarasal hindi lamang tuwing tayo ay may kailangan. Tuwing tayo ay bigo, nasaktan o nahihirapan. Sana sa bawat ginagawa natin at sa araw-araw nating pamumuhay ay marunong tayong tumawag sa Diyos na may pusong nagpapasalamat. Kadalasan rin ang ating mga panalangin ay puro kahilingan lamang at nakakalimutan nating magpasalamat at magbigay uri sa Diyos sa lahat ng biyaya na pinagkaloob niya sa atin, maliit man o malaki. Ating rin alalahanin na ang lahat ng meron tayo ngayon ay galing sa Kanya. At ating tatandaan na sa pamamagitan ng pananalangin, tayo binibigyan ng Diyos ng lakas upang magmahal, tumulong sa kapwa at para sundin ang kalooban ng Diyos Ama. Ang hamon po sa ating ngayon ng ating mabuting balita ay sana may sa buhay natin ang ating mga pinapanalangin. Sapagkat aking uulitin, ang ating buhay panalangin ay sumasalamin sa lalim at laman ng ating pananampalataya. Amen. Muli, isang magpagpalang araw po sa ating lahat.